Kasi dati may awards night na ako yung host. Tapos nagpapansin ako dun kay Maine. Tapos nung nakita nila to, nung parang promo na. Siyempre, refreshing. refreshing. Kasi mga bagets kaming nagsama-sama. Wow! Hindi, alam niyo yung siyempre excited ka kasi andito ang Signal Entertainment and TV5, ang APT, para gumawa ng ganitong proyekto. At nakagawa sila ng paraan para mapagsama-sama ang mga mm-hmm. ibang artista sa iba't ibang network, di ba? And ayan, finally. Marami din mga nagre-request na kasi dati may awards night na ako yung host. Tapos nagpapansin ako dun kay Maine. Tapos nung nakita nila to, nung parang promo na parang nakita magkasama, parang yung mga fans may request, sana no, magkulitan si Maine, ganyan. So, syempre, nag-umpisa pa lang, wait lang kayo dyan. Oo, wait lang. Silax lang. Sa pagmamanage naman po ngayon, syempre hindi ko lang naman solo yung Crown Artist Management. Nandyan si Rambo, si Miss Mickey, and Ate Kai. So, tulong-tulong kami doon. So, kapag artista ako, nagpapaka-judge ako dito sa POPinoy, nagpapaka-ninya ako sa teleserye, sila yung gumagawa noon. And then may araw na may alignment meeting lang po kami. Tapos, syempre hindi ko naman lahat decision lang din yon. Pero nandun ako lagi sa, yun nga, kung makitaan ko ng potential sa pagkanta, mas dun ko siya ipapatrain. Tapos kung etong artist naman namin na to, magaling sa pagsayaw, di ba? Mas itutodo ko pa yung mga rehearsals niya, yung pagtitrain niya sa pagsasayaw. Ganun din pag, sa pag-arte. Tapos, yun, ano pa ba? Nalito na ako. Yun, tapos yung pag-judge naman po dito, mahirap for me kasi hindi lang siya basta yung talent search na kunwari kantahan ng usapan. Lahat ng magagaling kumanta, sasali talaga, nandito. Lahat ng magagaling, kunwari, ang show ay sinong pinaka magaling sumayaw, naghahanap sila ng dance group, di ba? Lahat ng magagaling sumayaw nandun, magsasama-sama, mag-audition. Pero dito po sa POPinoy, mahirap siya kasi hindi lahat ng, kunwari, sa isang grupo, lahat magaling kumanta at sumayaw. Challenging siya for us kasi sa isang grupo, kunwari lima sila, dalawa doon magaling sumayaw, isa doon magaling kumanta. Tapos yung natirang dalawa, medyo ganyan. Kaya ang lagi naming titignan ng mga headhunters, sino yung may pinaka-potential? Sino yung nakikita mo nung bata ka na, ano, ganyan din. Nung nag-uumpisa, kinakabhan, hindi masyadong pulido yung steps, yung pagkanta, hindi pag ganun talaga katodo. So, yun. Doon kami na-challenge. But sa tulong-tulong ng headhunters, nakakahanap naman po kami ng mga next boy band and girl band na talagang may potential at talagang i-groom ng POPinoy. Kape lang po ang katapat. Kape lang po ang katapat. Pero ibang-iba kasi pag sa ninyo kasi meron akong role na ginagampanan sa POPinoy. Wala, Asmaha, ikaw, Ano bang hinahanap ni Maja? Paano si Maja bilang isang headhunter? Yun. So, wala akong role na ginagampanan. Kaya, ang pinakagagampanan ko ay mahanap talaga ang next boy band, girl band ng POPinoy. Kasi sa akin lang, kanina, di ba, yung sa question kay JR, kaya ng mga Pinoy talaga eh. Kasi, yung SB19, parang, di ba, grabe sila ngayon. Yes. Sobrang lakas nila. And I think dun tayo lahat nagkaroon ng idea na parang, ay, oo, may laban talagang mga Pinoy pagdating sa talents.
hindi tayo nauubusan, di ba, ng talento. Matulog. Ang dami mo. Sobrang dami ginagawa. Hindi, Ja. Siyempre ako, grateful ako sa lahat ng blessing na dumadating, ano, Minya Nino, and eto, POPinoy. Sa akin lang, sana bigyan kami ng, i-guide kami ng tama para mapili namin ang susunod na boy band at girl band na hinahanap namin.